kung makikita nyo sa channel, it's been 4 days na wala akong uploaded videos kasi nga sobrang makakapagod yung biyahe simula nang nawala yung Uber. So, pag uwi ko dito, parang gusto ko na lang matulog kasi sobrang pagod ako. Anyways, ayun nga, i-share ko lang kung ano ba yung mga opinion ko regarding sa suspension ng Uber. So, hindi naman lingit sa kaalaman nyo na natatrabaho na ako ng 10 taon. So, sa 10 taon na yun, alam ko na at ang iba't ibang klase ng taxi driver na pwede nyong ma-encounter sa labas. At very thankful ako nung in-introduce yung Uber at Grab sa dito sa Philippines na sobrang napadali ng Uber at Grab ang buhay ng isa't isa. Ng bawat isa na pumapasok sa trabaho, mamamasyal, pupunta ng ospital, or kahit ano na basta gagamitin ang transportation. So, sobrang na-frustrate ako nung nakita ko sa news na masususpend din ng 1 month ang Uber. Meron Grab, pero iba yung Grab para din silang taxi. Kasi I think the difference between Grab and Uber is yung Grab, nakikita nila yung destination ng pasahero kahit hindi pa nag-start trip. Ang Uber, malalaman lang nila ang destination ng pasahero pag in-accept na nila yung booking or pag in-start trip na nila. So basically, makikita mo talaga kung ano yung mas magandang service eh. I know, pag yung sa Uber, pag na-start na nila, hindi na nila yung pwede i-cancel. So, precisely, yun nga yun eh. So, maybe that's the reason why Uber, ginawa ng Uber yon para at least naka-accept na yung trip, so wala nang chance para i-cancel ang trip or para i-cancel yung pasahero. Unlike Grab, yung Grab nga, it's like Uber, however, pag nakita ng driver, ang destination mo is malayo, or hindi papabura sa kanila, hindi kanila i-accept. Umiyak ka man ng bato dyan, walang mangyayari. So, Uber pa rin talaga ako. Sobrang love na love ko yung Uber service. At isa pa, ang Grab, mas mahal ang fare nila kesa sa Uber. Eh, di ba nga lagi nga akong nag-Uber. So, talagang nakikita ko yung difference. So, kunyari, sa pool, sa Uber pool, 88 pesos. Pag chinek ko sa Grab, 155. For example, kanina, pa-uwi ako. Ang Grab is 155. Pero, pag nag-taxi ka, from my office hanggang dun sa Guadalupe Mall, 80 pesos lang siya. That is with traffic, ha? Kasi, malapit lang yung uptown mall dun sa Guadalupe Mall. Hindi naman siya ganun kalayo. Hindi mo alam kung inaabuso ng Grab dahil nga walang Uber. Siyempre, ang demand sa kanila. So, ang kalabanan na nila, taxi. Tsaka mapapansin mo, napipilitan yung mga tao na sumakay ng taxi kasi nga, wala ng Uber. Tapos, minsan yung Grab, kahit magbuka ng magbook, hindi nila talaga itipid. So, basically, sana LTFRB, sana naisip nyo yun. Tsaka ang meron namang mga Uber drivers na merong franchise, hindi naman lahat. Siguro na may intindihan ko na i-suspend din yung service nung walang franchise. Pero meron namang mga drivers na merong franchise. Nakikita ko yun pag nagbubuka ko ng Uber na merong case number. Na merong parang hindi na in-process yung case number. So I don't know if that's the franchise ha, yung case number na yun. Pero yun ang pagkakaintindi ko doon na kasi hindi lahat ng Uber na nasakyan ko merong case number. So maybe the case number is the franchise. Correct me if I'm wrong. Just feel free to comment guys kung mali yung pagkakaintindi ko doon sa case number. Na may napanood ako na Senate hearing regarding dyan sa Uber suspension na yan. Actually bago pa i-suspend, bago i-suspend yung service ng Uber, lumabas na yung Senate hearing na yan. I think that's Mr. Deacon, yung car enthusiast. Parang sinasabi nga niya na hindi naman
hindi naman rason or hindi naman isang remedy ang pagtanggal ng Uber at Grab para maipsan ang traffic sa EDSA. Or hindi naman si taxi, hindi naman si Grab, hindi naman si Uber ang may problema. Ang may problema siguro yung batas na nagpapa-approve or nagpapa-implement kung paano ba talaga yung tamang pag-issue ng prangkisa. Kasi katulad niyan, yung alam naman ng LTFRB na meron ng Uber at Grab, unang-una, kung di talaga pwedeng tumakbo sa daan or mag-operate yung Uber nang walang prangkisa, bakit may mga Uber na nakakatakbo nang walang prangkisa nung unang-una pa lang? Ito lang ha, meron lang kasi ako nakausap na Uber, siguro mga apat na Uber drivers na yun. Ewan ko kung opinion lang nila o talagang ito yung nangyayari. Ang reason daw kung bakit hinahanapan ng butas at talagang pinipilit ng LTFRB na mawala ang Uber at Grab, karamihan daw ng opisyal ng LTFRB, taxi operator. So parang nagme-make sense nga kasi syempre ang daming kaagaw ng taxi ngayon, yung Grab at Uber nga. At sa office lang namin, sa baba ng office namin, sobrang malalaman mo na wala nang sumasakay ng taxi kasi minsan nakapila lang sila dun sa may baba ng building. Tapos makikita mo yung mga tao nag-aabang. So alam mo, it's either Grab yun or Uber. So makikita, alam ko ramdam ng taxi drivers na kumunti talaga yung pasaherong sumasakay sa kanila. Kasalanan ba naming mga pasahero yun? Or kasalanan ba nating mga pasahero yun, guys? Unang-una, ang daming mga bad experiences na na-experience ko sa pagsakay ng taxi. Unang-una na dyan yung kukontratahin ka. Hindi pa paanderin yung metro. Kukontratahin ka, sobrang mahal. Kesyo walang bariya. Yung nagbayad ka ng sobra, hindi na babalik sa'yo yung suklet. Kaskasero. Hindi naman lingit sa kaalaman natin na merong mga nabalita sa news na ang karamihan ng taxi driver under the influence of drugs para lang makabiyahe ng 24 hours. Baka sabihin nyo sobrang bias ko sa mga taxi drivers. Hindi guys ha, ako naiintindihan ko yung nagtatrabaho sila, may boundary sila, kailangan nilang kumita. Pero yung mga pasahero nagtatrabaho din. So sana intindihin din nila yung mga pasahero nila. Bakit ba nagtataxi ay isang tao? Or bakit ba nag-Uber or Grab ang isang tao? O ang isang pasaherong tulad ko at tulad nyo? Kasi pagod na tayo. Gusto natin ng komportabling transportation pa uwi sa mga bahay natin. O kung saan man tayo pupunta sa trabaho, sa mall, or kung saan man tayo pupunta sa airport. Marami kasing mga bad experiences, lalo-lalo sa airport. Grabe silang sumingil, doble. Ayaw nilang buksan yung metro, doble-doble silang maningil. Katulad nga lang nung nagpunta kami ng Cebu, pinakausap ko na yung kaibigan kong marunong mag-Cebuano. Maybe I'm thinking na kasi nga Cebuano, hindi na siya lalokohin. Mga 23 to 24 kilometers yung layo ng tourist spot. Yun yung 10,000 roses. So, it's like 23 to 24 kilometers away from our hotel. So, nag-Uber kami. So, tiningnan ko kasi para mga 25 to 30 minutes away pa yung Uber. So, ako naman, binigyan ko ng chance yung taxi kasi meron ng taxi nakatarada doon. Di pinakausap ko doon sa kaibigan ko. Sabi ko sa kanyang ganun, kausapin mo ng Bisaya, baka hindi tayo gayahin. Bumalik yung kaibigan ko, sinisingil kami ng 600. Samantalang yun sa Uber, 270 lang. Diba guys? Sobrang unfair. Hindi naman ako foreigner. Pinoy din ako. Para dayain nyo ng ganun. Malaking pandaraya yun eh. Sobra. Diba? Kaya nawawalan tayo ng amor sa kanila. Sabi nga ni Mr. Dickens, mabalik tayo dun sa Senate hearing na sinasabi ko. Sabi niya doon, hindi naman talaga yung Uber, taxi, tsaka yung Grab may problema. Yung tao. Tsaka sabi nga niya, nag-poll survey siya sa FB page niya.
Itong taong to kasi medyo, hindi pala siya medyo, sikat siya. So marami siyang followers sa FB. Kasi nga car enthusiast siya. So parang in-invite siya ng Senate kung ano yung opinion niya sa nangyayari. Yun nga, sabi niya hindi naman talaga yung Uber Grab, yung mga kumpanya, yung Uber Grab taxi ang may problema, yung tao. Kumbaga nagpa-poll survey nga siya dun sa FB page niya. Kung ano ang gusto ng sambayan ng Pilipinong sakyan, Uber ba, Grab or taxi? Hindi na nga lang niya binanggit na Grab, Uber ang pinakamaraming nag-response dun sa survey. At sinabi niya pa na 99% na nag-response. Eh, ang gusto ng sakyan ay Uber at Grab. Kasi nga, maraming mga bad experiences pag sumakay ka ng taxi. Mamimili, hindi ka sasakay, malayo. Unang, at ito pa guys, mabaho ang taxi. Hindi ako maselan ha. At hindi rin ako nang lalait. Pero aminin nyo yan guys, ang Uber Grab mabango kasi bago. Ako kanina, pagsakay ko sa taxi kanina, ang sakit ng ilong ko kasi ang dumi ng aircon. Tapos kung mapapansin nyo, yung taas, yung parang ceiling, namamakipak sa itim. Ibig sabihin, napakadumi ng sasakyan. Tol, kasi nga, nawala na ako ng memory. Hindi naman lingit sa kalaman yun na phone ang gamit ko. So, yun nga, yun lang naman yung gusto kong sabihin at iparating sa LTFRB na please, pag-isipan nyo naman. Kasi katulad kong PWD, nahihirapan talaga akong mag-commute. Katulad kanina, sobrang hirap na hirap ako mag-commute. Buti na nga lang, meron akong PWD ID at nakiskip ako ng linya sa MRT. Sobrang layo nung in-skip ko at doon ako nakaupo sa unang bagon. Na which is, pwede naman ako mag-Uber at mas komportable yun kasi sumasakit yung spine ko. Meron ako yung spine problem. Pag naglalakad ako ng matagal, nakatayo ako ng matagal, sobrang sumasakit yung paa ko, pati yung lower back ko. So, LTFRB, sa tingin nyo ba, nakatulong ang pag-suspend nyo ng service ng Uber? Ano sa tingin nyo? Kayo guys, comment lang kayo sa video nito. Alam ko, may mga magre-react ng masama. Maybe one of their relatives are taxi drivers. Pero hindi ko naman ini-stereotype lahat, ha? Ito lang ay base sa mga bad experiences ko sa taxi. At kahit magtanong kayo sa ibang tao, hindi naman siguro tatangkilikin ng tao ang Uber at Grab kung hindi nila gusto yun, eh. Siyempre, meron tayong free will to choose kung ano yung gusto natin, di ba? Yun lang, LTFRB, uulitin ko, nakatulong ba talaga ang pag-suspend, ayan na naman ako, pag-suspendin nyo ng service ng Uber? Di ba guys? Comment lang kayo ha. And don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to put a thumbs up. Alright? If you like my videos. Alright? See you on my next vlog. Bye!